ulo ng mga nagbabagang balita, mga Pilipino na natiling matatag at malakas sa kabila ng mga pagsubok at mga kalamidad sa ating bansa. Narinig niyo na ba mga katagang ito? Kayo ba ay palaging nanonood ng mga balita sa telebisyon? Nakikinig ba kayo ng balita sa radyo o kaya mga komentaryo ng mga mamamahayag sa radyo? Nagbabasa rin ba kayo ng dyaryo o pahayagan? Ngayon ay gagamitin natin ang mga kaalaman natin iyan upang suriin ang mga balita sa ating bansa. Kaya mag-login na sa inyong Genyo. Kung nakapag-login ka na sa Genyo, hanapin ang Aralin 3.2 Editorial. Hanapin ito. At tingnan natin ang aralin sa araw na ito. Tingnan natin ang layunin. Sa araling ito, kayo ay inaasahang nakasasagot sa mga tanong sa nabasa o napakinggang editorial, argumento, debate, pahayagan at ipinahayag sa isang editorial cartoon. Nasasalaysay ang mahalagang detalye sa napakinggang editorial. Simulan na natin. Maaari niyo i-download ang learning package at tunghayan natin yung Aralin 3.2 Editorial. Ano nga ba ang isang editorial? Makikita niyo dito ang isang Padlet. Ang gagawin natin para sa una, bumuo ng mga tanong tungkol sa editorial cartoon na ito. Makikita niyo yung mga editorial cartoon tulad ng mga ito sa mga pahayagan o dyaryo. Click natin ito upang makita natin ang kabuuan na tinutukoy na editorial. Ayan, makikita niyo yung mga editorial cartoon na ito sa mga dyaryo. Maaring ang iba sa kanila, para sa iba ay may nakakatawa o nakatutuwang larawan, ngunit ito ay may mas malalim na mensahe para sa atin na mga nagbabasa nito. At makikita niyo naman sa ibaba ang isang editorial. Ano nga ba ang isang editorial? Makikita niyo dito, mababasa niyo ang isang halimbawa ng editorial. Ang editorial ay naglalaman ng mensahe o kaya ng opinyon ng punong padnugot o editor-in-chief na isang pahayagan o dyaryo tungkol sa mga issue sa ating bansa. Mababasa niyo dito, ang kanyang editorial ay tungkol sa mga kaso ng leptospirosis. Di ba nagkaroon ng sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo sa ating bansa? At nagkaroon din ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kaya tumaas ang bilang ng leptospirosis. At nakalagay dito ang kanyang opinion tungkol sa nakababahalang epekto ng sakit na ito sa ating bansa at mga epekto nito sa kabuhayan ng mga tao o sa buhay ng mga tao. Ito naman ay isang editorial cartoon. Ayan, nakita na natin yung mga editorial at editorial cartoon. Okay, ngayon dito sa ibaba sa comment ay magbigay kayo ng isa o dalawang tanong tungkol sa editorial cartoon. Isulat niyo dito sa chat ang inyong tanong. Lahat ay magsusulat ng tanong. Ilalagay niyo muna yung pangalan ninyo. Tapos, ano yung tanong mo? Halimbawa, ang tanong mo tungkol sa editorial cartoon, bakit mapanganib ang leptospirosis?
Lagay niyo yung pangalan ninyo. Buong pangalan, ha. Okay, tapos isend. Dahil ito ay mamarkahan ko rin at titingnan ko ang mga sagot ninyo. Okay, ano kaya ang mga posible ninyo mga tanong? Sumunod naman, kapag bigay na kayo ng tanong, susubukan natin sagutin ang mga tanong ninyo. Pwede rin kayong sumagot dun sa mga tanong na mga kaklase ninyo. Pipindutin nyo lang din yung add comment para makapagbigay din kayo ng mga kasagutan doon sa mga tanong na kaklase ninyo. Okay, ngayon naman ay panonoorin ninyo ang isang editorial na kaugnay din sa mga naging epekto ng pagbaha at ng mga kalamidad sa ating bansa. Panoorin nyo ito. Halimbawa ay napanood nyo na ito lahat. Ang gagawin naman natin, naintindihan nyo ba yung napanood nyo? Kailangan na panood nyo mabuti yon at naintindihan para masagot ninyo ang mga tanong tungkol sa editorial na iyon. Okay, ang editorial, hindi lang ito pwedeng nababasa lang sa dyaryo o pahayagan. Ito rin ay pwedeng panoorin sa mga komentaryo ng mga mamamahayag o mga reporter sa telebisyon. O kaya ito yung pagpapaliwanag nila sa mga issue sa ating bansa. Sagutin ito at isulat sa komento. Sa tingin nyo, handa ba tayo mga Pilipino sa anumang sakuna? Ito ay tinutukoy ang karamihan sa mga Pilipino, hindi lang sarili mo o yung pamilya mo lang. Sa tingin mo, tayo mga Pilipino ay handa ba sa anumang sakuna? Sasagutin mo rin yung tanong, ilalagay mo rin yung pangalan at ang sagot mo. Yung buong sagot mo, kailangan buong pangungusap din. Ano ang pangunahing ahensyang tututok sa anumang sakuna? Okay, batay doon sa pinanood natin o pinanood ninyo, ano ang pangunahing ahensya ng ating pamahalaan tututok sa anumang sakuna? Ano yung buong pangalan nito? O kaya ang iba hindi nila makabisa yung buong pangalan, ano yung acronym nito? Ayan, isa pa. Nakatatanggap ka ba ng text message mula sa NBRRMC? Lalo na itong nakaraang mga bagyo, Rolly at Ulysses, sunod-sunod ang mga text nila. O kaya, kung wala kayong cellphone, ayan, yung mga magulang niyo ba, nakatatanggap ba sila ng mga text mula sa NBRRMC? Anong ginagawa mo kapag natanggap mo ito? Halimbawa, nabasa mo, nag-text na maghanda para sa posibleng storm surge, lalo na nung Rolly at Ulysses, panay yun ang dumadating na text. O kaya minsan kapag may lindol din sa ibang lugar, pati yung lindol, ibinabalita din nila, nagpapadala din sila ng text message. Ano ang ginagawa mo kapag natatanggap mo ito? Ito ba'y hindi mo pinapansin? Kapag natanggap mo, nabasa mo, hindi mo ba ito pinapansin? O kaya ay mag-iisip ka, ano kaya ang pwedeng gawin kapag natanggap mo ito? O may gagawin kang action dapat? Isa pa, paano mo mapaghahandaan ang sakuna? Ayan yung panghuling tanong. Okay, ang ating ginagawa ngayon, ang pagsusuri ng editorial cartoon at editorial
Ito ay mahalaga upang maging mapanuri. Mahalagang paalala mga mag-aaral, abangan ang ating mga takdang aralin na ipopost sa inyong FB group sa section ninyo. Kaya sa susunod ulit, maging mapanuri at maging ligtas sa lahat ng oras. Paalam!